Ang panalagay tungkol sa pagtitiyaga sa pananampalataya bilang ugnaya ng kaligtasan ay ating pag-aaralan ng ating pagtitiwala na ang Diyos ang siyang gumagawa sa atin dahil sa kanyang pag-ibig upang magkaroon ng pagpapago ng ating buhay na ating pinagka. Pinutupin yung pagpapago ng buhay pagkatapos yung pinagka ang kaligtasan ng Diyos. At ano ba siya yung babago? Because what God says, nasabi niya, bigyan kita ng buhay na walang hanggan, at unang babago ay yung ating espiritu pa tayo. Diba? Nabuhay ang ating espiritu. Binigay ng Diyos yung espiritu ko sa puso, kanina pinagkalaan natin. The Holy Spirit is within our body. And where in our body? Saan ba sa ating physical na katawan? At saan ba yung body? The Holy Spirit of the Spirit that was birthed, yung pinalaan ng espiritu sa atin ay nandun sa puso natin. Kaya lang sabi rin ng Bible that God is not looking for our body, but is looking for our because the Spirit that God has given us is within our heart. The truth is to not be the Spirit that is within the Lord. So yun yung nabago. Pangalawa na bago, yung ating physical ay yung pagkano natin sa buhay, yung naging lifestyle natin ngayon. Yung naging lifestyle natin ngayon sa ating buhay. Kasi nagre-reflect yan outside. Because the Holy Spirit guides, leads, and teaches our spirit how to follow and obey God's will. Ang Banal na Espiritu ang gumagabay, nagtuturo, umaakay sa atin upang ating sundin yung kalooban ng Diyos, sundin yung kalooban natin, sundin yung kalooban ng ating Diyos, yung song. Yung soul po kasi ang papatakbo yung katawan natin yung ating alam. Isipan, damdamin, yun ang papatakbo yung soul na pinatawag. Yung pinatawag po ng personality o yung person. Ang person po sa isang tao ay yung physical. But it's his will, mind, and emotion. Yung kanyang pag-iisip, yung kanyang damdamin. At yung kanyang pag-inais. Yun po yung tinatawag na personality. Magandang yung pamilihin sa inyo ngayon, mga kapatid. Mayroon tayong narinig na aralan sa amin. Tayo ay makamanggagawa ng Diyos. We are God's workmanship. Tayo ang makamanggagawa ng Diyos. Therefore, ang ating Diyos ang ating influye. Pag-ibig ng number one, tinong gusto mo, tinong naniwala sa iyo, ituloy natin ng Diyos. Okay, ito yung pangalawa. Ako ay magagawa ng Diyos because my God is my supplier, not employer. Sana yun. Number one o number two. Alam mo bakit minsan, ang mga magdadawa ay nag-aasal ng empleyado. Ang mahalak ng Diyos ay nag-aasal ng empleyado because they called their God as their employer. Sabi nila, siya ang aking amo, siya ang aking boss. Siya yung employer ko, siya yung nagpapasweldo sa akin. Balikan ko yung Ephesians or Ephesians 4:19. Ano sabi doon? And my God shall supply all your needs. Supply. Ibig sabihin, siya ay hindi
Supplier. At kapag siya ay supplier, alam ko ba kasi, sinabi ng Bible na tayo ay worksmanship of God. Bakit tayo sinabi ng magulawa ng Diyos? Pero sinasabi ng Bible that we are the children. So kung tayo ay mga anak, it is our God who will supply our needs. Hindi para tayo ay bayaran because we are His children. Tayo ay mga anak ng Diyos. Kung paano pinapakain natin, sinusupply natin ang pagkain ng ating mga anak. Ganyan ang Diyos sa pagkatayo ng mga anak. Eh bakit, Pastor, ibang gagawa tayo? Bakit gumagalap nyo ba? Hindi gumagawa. Eh? Iba mo gumagalap nyo? May nagbawalis, may nagunas ang pinggan, may naglalaban, o yung may mahanap buhay. Naghahanap buhay. See? Ibig sabihin, magagawa tayo, but we are the children of God. Mahanap tayo ng Diyos, and therefore, God is obliged to supply all our needs. Ano yung hindi tayo yung mga Diyos parang school? Ano yung bakit? Kaya sinabi ko sa Pablo, hindi pa kailangan yung bibigay sa inyo ng Diyos. Hindi yung gusto nyo ang bibigay sa inyo ng Diyos. Kaya kung umali yung ating pagkaunawa na ang Diyos natin, kapag naghihintay tayo, tayo pagpapalain at ibibigay niya yung ating gusto, there's a wrong expectation, mga kapatid. At kaya maraming mananampalataya ang isip bata. 10 years, 20 years, 30 years yung mananampalataya. But the thinking is always like this. Ay, ganun mo? Alam mo yung sabi kong isip yung loro ko. Ang loro ko ito. God doesn't teach us to only us. So, paano natin nasabihin tayo at pinagpala ng Diyos? Paano natin tayo mga anak ng Diyos kung tayo ay laging nakahanga at naghihintay laging ang pagpapala ng Diyos? Alam niyo, parang ano eh, parang yung diba yung Pilipino, yung Pilipino, yung pag-untayon na ba? Malaging nakahita at nakatapag sa puno ng mga siwan tama. Dahil ang sabi niya, ito ang palabas na ito ang pagbibigay sa akin na pagbusugan sa aking katutuman. Kaya nakangang sa akin. So ganyan din po mga kapatid. Hindi tayo magiging matatag at magkatsaga sa ating pananampalataya kapag ang expectation natin sa pangako ng Diyos ay iba doon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya nakakaroon po tayo ng isang doon sa lamayan. So, almost 1 week na naman doon sa kaibigan natin, Pastor. At nag-observe ako sa tulong ng medicine, ito mga nangyari. Para kung nag-uulit po ako, mga kapatid, ay dinag-downgrade, hindi ko sila minamalit, hindi ko sila i-insult, but I am praying for them to change. Para palitan na yung aral. Imagine 20 years na aral, ang gano'n yung pala yung pinaaral. Dapat 20 years na bago na at pati ka na because the Bible itself says that we are changing from glory to glory. Tayo pinapago ng Diyos araw-araw. Ibig sabihin, dapat nagpapago din yung ating
pagtingin at pagkaunawa kung sa sinasabi ng Diyos. Kaya nga po mga kapatid, ang galing siguro sa inyo. Alam mo, magsalik sila yung ang Biblia. Para sa ngayon, masigurado yung tama nila yung inaaral sa amin. Magsalik siya po tayo ng Biblia, mga kapatid. At kung mayroon pa tayo, patatumang, huwag kayong mahihiya na magtanong. Kung ayaw nyo naman kung magtanong, pero gusto ko mag-iingat kayo, dahil sa ating social media, napakarami na ano, pwede kayo mag-iwain nun. Pagka, pwede kayo mag-iwain sa akin, sa ano, sa Google. Pag nagtanong kayo doon, masagot nyo kayo eh. Kaya lang, mag-iingat kayo, baka kung sino yung sumagot kayo nyo. Baka mamaya, hindi pa kayo na ano, yung inaaral na pwede yung sagot na, yung pwede yung inaaral na mag-iingat kayo sa Diyos para kayo ang pagpalain. Ang pagtitiyaga natin mga kapatid sa pananampalataya is that lalunin ko yung ano eh, ito yung standard ng isang mananampalataya na ipapatuloy sa kanyang buhay pananampalataya. Kasi kung wala kang tiga, eh bakit naman magsatiga pastor eh, ito naman naman sinasabi niya sa amin, ito naman naaral sa amin eh. Eh pero, yung sinasabi niya, hindi nangyayari sa buhay namin. Maraming mananampalataya at talunong kapatid. Sinabi niya po sa Pablo, gusto ko sana kayong pakainin ng matigas na pagkain, pero lugaw pa rin yung gusto nyo ngayon. Lugaw pa rin. Ang gatas pa rin. Alam niyo, matuloy ko kayong kapatid mo ngayon. Huwag kayong pupunta sa gituhan. Huwag kayong pupunta sa regawan. Pumunta kayo doon sa Samyupsal. Kasi bakit? Pag sa na ang pagkain na masarap ay bawal. Ang sinasabi ni Apostol Pablo, gusto ko kayong pakain